Welcome mga kakusina, and meron na naman tayong isang recipe for this week, and gagawa tayo ng cassava cake. So kailangan natin ng melted margarine or dairy cream, kalahating bar ito. We will also need 3 whole eggs, coconut cream or coconut milk, nakalata na yung ginagamit ko, evaporated milk, 1 can, and 1 can of condensed milk. We will also need 1/3 of a cup ng white sugar and 3 cups of grated cassava. Kailangan din po natin ng cheese para sa ating toppings. And gagamit po tayo ng lihiya para po mas maganda ang texture ng ating cassava cake. We will use also a pinch of salt. Now to start, i-add po natin yung sugar sa ating melted dairy cream or margarine. Then we will add our eggs. Let's beat our eggs, the sugar, and margarine mixture, making sure na natunaw po yung bawat granule ng ating asukal. Then we will add 1 whole can of evaporated milk, yung malaking lata po ito. And then we will add 1 whole can of condensed milk. Pasensya na, magkaiba ang brand. Wala talaga akong mahanap na iba. And then 1 whole can of coconut cream or coconut milk. Let's mix this thoroughly. Then we're gonna add a pinch of salt na gaya ng sinabi ko kanina. And then mag-a-add tayo ng 2 teaspoons ng lihiya or lye water. Now, ang purpose kung bakit tayo naglalagay ng lye water or lihiya, para po merong makunat-kunat na texture yung ating cassava cake. So, once we're done with mixing all of the ingredients, i-add na po natin ito sa ating grated cassava. Let's just make sure that is well mixed. And then, saka na po natin ito, i-transfer sa ating baking pans. Now, this calls for 2 baking pans. Magkaiba po yung pans ko. So, yung isa non-stick, yung isa hindi. Yung hindi non-stick, nilagyan ko po ng foil. Tapos, yung non-stick, I just brushed it with butter. Hindi po melted butter, yung soft butter, softened butter lang, para po hindi po siya bababa sa ilalim ng ating pan. Didikit po talaga siya kahit sa sides. So, we will bake this for about 45 minutes on a 350-degree oven. And after that, itatop na po natin yung cheese natin later on. So after 45 minutes, ganito na po ang itsura niya. We will top it with grated cheese and additional condensed milk. Ito yung gustong-gusto ng iba sa cassava cake. So wag na po nating tipirin kasi masarap po talaga pag maraming cheese at meron pang condensed milk sa ibabaw. And then we're gonna place this again in the oven to broil on top para mag-melt yung cheese at mag-caramelize yung condensed milk. If you have a torch like mine, kasi ganito ang kalalabasan niya pag galing na sa oven for another 10 minutes on broil settings. But if you have a torch para magpantay yung kulay niya, pwede nyo pong gamitan ito ng torch. Okay? Pero dun sa wala, okay na po yung oven na broil settings. Pampaganda lang po ito. Alright? So, there you go. Tapos na ang ating cassava cake. So, hindi po ito sinaserve kaagad. Okay? Pagka-bake natin, siguro mag-wait tayo ng mga 30 minutes to 45 minutes bago natin kainin para po set na po yung ating cassava cake. So, I hope meron na naman kayong bagong natutunan, mga kakusina, na bagong recipe. Thanks again for watching!